na uwi sa pananaga ang alitan ng isang minero at isang magsasaka sa Camarines Norte. Para bigyan ng mukha ang balita, Mobile Journal, Kayla Macantan. Ang galit ng tao hindi pwedeng maliitit dahil kapag ito'y nanaig, hindi na naiisip pa ang resulta ng gagawin. Tulad ng isang insidente sa Camarines Norte na nauwi sa brutal na pagkamatay ng isang senior citizen. Halos umikot ang sikmura ng mga pulis sa pagresponde sa barangay Dala sa bayan ng Labo, alas 3 ng hapon nitong September 18. Ang magsasaka kasing si alias Agong, 60 anyos, dinatna nilang puno ng taga sa iba't ibang bahagi ng katawan. Ang kanyang kanang kamay, putol na, habang kanyang kaliwang palad, nakalahati. Ang salarin, ang kasityo niya na si alias Jojo, 46 anyos na minero. Sa pag-imbestiga ng mga pulis, nalaman na matagal nang may alita ng dalawa, pero hindi pa raw nila nakukumpirma kung ano nga ba ang punot dulo. Pero ayon sa suspect, nagpang-abot sila sa Nyogan kung saan naguuling ang biktima. Nagkainitan at napuno na raw siya, kaya nagawa ang krimen. Yung isa po nga talaga nakahiwalay kasi inaanap pa namin yung kalahating kamay. Nagkaroon po sila ng heated arguments kung saan itong suspect ay umuwi ng bahay. Few minutes, bumalik po at may dala ng bulo. Pagbalik, several times na inundayan ng itak itong biktima. Siya daw ay pinagmumura. So, nagdilim na yung paningin niya kaya nagawa niya yung pagpatay. Naaresto rin agad ang suspect. Giit niya sa mga polis. Hindi na raw niya alam ang ginagawa dahil sa sobrang galit. Kinumpirma naman ng otoridad na hindi lang usa anumang bisyo ang suspect nang mangyari ang krimen. Ang lahat ng bagay ay hindi madadala sa ganun na bigla ang desisyon. Kung mapupwede, pag-usapan sa mahinaon na si isa lang naman ang buhay natin, sana dapat iniingatan natin. Kaya sinabi mo doon, bakit hindi mo man lang naisipan na umalis ka na lang, hindi ka na bumalik, total wala man mawawala sa'yo. Ang suspect na nagsisisi na sa nagawa, nakapiit ngayon sa Labo Municipal Police Station at nahaharap sa kasong murder. Mobile Journal, Kayla Macantan, hatid ang mukha ng balita.